Hindi tulad sa maraming presinto, automated ang eleksyon sa ilang piling lugar. Pero hindi pa rin sila nakaiwas sa aberya. Nakatutok sina Ian Cruz at Maris Umali. Dahil sa nag-jam na balota sa vote counting machine, humaba ang pila ng mga tapos nang mag-shade ng balota sa ilang clustered precinct sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. May napilas ding shaded na balota sa isang clustered precinct habang isinusubo sa makina. Pero hindi lang yan ang mga naging aberya rito na isang pilot area para sa automated election ng barangay at sangguniang kabataan. Kanina yung mga nagiging problema, nagja-jam yung mga balota pag pinapasok dito, kaya ginawa nila ng paraan. Ngayon naman, ang na-experience sila, hindi magtuloy-tuloy itong paglalabas ng resibo. Tatlong beses na po natin ginagamit yung mga makinang yan. Hindi nyo na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makinang yan. Isa itong barangay Pasong Tamo sa tatatlo lamang na barangay sa buong Pilipinas na automated ang barangay at SK elections ngayong araw. At dito sa Pasong Tamo Elementary School, kung saan may 72 voting precincts, hindi na iwasang makaranas na ilang technical glitches sa kasagsagan ng botohan. Tulad na lang ng mga nag-jam na balota. May mga vote counting machine naman sa ilang presinto na ilang beses na matay dahil sa power interruption. Bukod sa aberyang teknikal, ilang beses din nagkaroon ng kalituhan sa paghahanap ng presintong pagbobotohan. Babalik-balik po kasi po wala dito yung pangalan ko kahit dun sa baba. Kinakabahan po. Kasi po ano, first time lang boboto tapos wala po yung pangalan ko. Humingi po na tulong sa inyo si mama kasi po wala po siya dito eh. Inilaan naman para sa mga may kapansanan, senior citizen at buntis, ang presintong ito sa unang palapag. Pero dahil sa haba at bagal daw ng usad ng pila, kaya napilitan na ang senior citizen at cancer patient na si Rizalina na umakyat na lang sa kanyang mismong presinto. Mahaba ang pila, mga pinapaupo, okay naman din yon. Kaya lang parang napansin ko mas matagal, mahalaga. Gusto ko kasi yung nararapat na tunay na pagbabago. Kasi nakikita ko, naobserbahan ko yung mga hindi tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris Umali. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 Oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.